Kasi sabi daw nila para daw gumaling yung nararamdaman natin dalawa. Kispi rin daw. Tsaka yakapsul. May nagkomento. Parang nga! Ay, magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na ito, mga kainis. Ito ngayon ang ating pakiramdam. Nako, maayos-ayos na kahit papaano, no? Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Pero tumawag ako ngayon, nag-call sick ako sa trabaho. Sabi ko, hindi muna ako makakapasok. Ipapahinga ko muna itong ating nararamdaman. Kasi mahirap na pag nagtrabaho tayo, yung trabaho natin, physical, mabigat, buhat ng buhat, eh baka matuluyan tayo, no? Kung napapansin niyo, yung boses ko, medyo ngongo, pero wala akong sipon. Parang hindi tumuloy yung sipon natin. Kaya, which is okay, di ba? Yan. Pero si Mahal na Reyna, mukhang natuluyan yata, no? Mga kailangan mo rin siguro ng ano, ulitin natin yung kispirin tsaka yakapsul. Yakapsul. Mawawala na mamaya yan. May halong pagmamahal yan. Parang napasama yung pagyakap ko sa iyo, tsaka yung kispirin, ha? Hindi hihira, no? Yan. Pero, ha? Akayin mo pa ba pinalabas ng dalawang aso na to? Ay, yung dalawang aso natin, ano? Yan. Nakatingin na sa atin. Yun, so ngayon, ano ngayon mga kainis, ano? November 26, 2023, no? Araw ng Linggo. Yan. So, ma, bibili ako ng ano, ha? Ng brake mamaya, brake pad para sa sasakyan niya. Kasi medyo lumalalim na pag tinapakan natin yung preno, ano? Brake pad. Huling napalitan yun, 2018 pa. So, dapat tagal na. Dapat mapalitan na yun. So, magbibihis muna ako, tapos lalabas ako ngayon. Enjoy natin yung ating walang pasok. Yan. Hayaan natin yung mga kasama natin doon nagtatrabaho, nagbubuhat samantalang tayo dito. Pakuya-kuya-koy lang. Ang bira. Hindi, kailangan ko talagang umabsent ngayon mga kainis. Dahil kailangan ng katawan natin na ipahinga yan. Pagka meron tayong nararamdaman na hindi maganda, huwag nating pilitin dahil sa bandang huli. Pag ang katawan natin ay bumigay, tapos ang maliligayang araw. So tara, bihis muna ako. Itong mga dahon na to, mamaya pag-uwi natin, linisin natin, ano? Habang wala pang snow, kasi paangiting na, nakakaya sa kapitbahay natin. Tingnan mo yung mga kapitbahay natin, no? Ang lilinis ng mga lawn nila, no? Tinanggal na nila yung mga dahon na bumagsak sa mga puno nila, no? Ayan. Pero yung sa atin, no? Grabe. Kakahiya. Yan, no? Kasi isa to sa mga ano, pag meron kang puno, ano? Naku. Isa yan sa mga matrabahong gawin. Kaya dun sa mga hindi nakakaalam, may puno ako dito, pinagpuputol ko. Eh. Ito. Ito, katulad nakita nyo. Yan, diba? Maple tree. Naku, napakataas niyan. Hindi naman sobrang taas. No? Mataas siya. Makikita nyo naman sa ano, sa puno. Oh. Malaki yung puno. So yan, pinutol ko yan. Mataas yan. Kasi medyo umaano na sa bubong ng kapitbahay natin, ano? Nakikiusap sila na kung pwede putulin ko lang. Ang ginawa, putulin ko lang yung mga sanga na umaano sa puno nila. Ang ginawa ko, pinutol ko na para walang problema. Kasi sobrang kalat dito pagka-fall. Fall season, ako ang daming kalat dyan mga kainags, ano? Pero ito hindi ko na pinutol kasi hindi naman nakaka-ano to, abala, no? Ay, nakakahiya, oh. Ito nakakahiya sa kapitbahay. Tingnan nyo mga kainags. Ayan, no? Ang pinutol ko lang dyan, nagputol-putol ako ng ilang piraso. Yan. Kaya pag bumili kayo ng bahay doon sa mga ayaw sa puno, pag bumili kayo ng bahay, make sure wag masyadong maraming puno kasi kala natin maganda, no? Hindi, sa akin kasi ganoon eh, no? Pero doon naman sa mga gusto ng mga maraming puno, mga masaya sila sa may puno, walang problema ron. Kasi doon sa mga walang idea lang, baka ano, no? Mabigla kayo. Kasi pag bumili kayo ng bahay, summer, tapos matuwa kayo sa mga puno sa bahay nyo, no? Sa backyard nyo, yan. Kasi malilim eh, pag mainit, pag summer, no? Kaya lang, madidiscover nyo na lang, manonotice nyo na lang yung problema pagka fall na, yung nagbagsakan na yung mga dahon, no? Makalat, nako, makalat, matrabaho, yan.
Sa akin lang naman 'yun, pero duro naman sa mga talagang gusto ng puno, yung nature talaga. Nature lover din naman ako 'yun, kaya lang siyempre ayoko ng maraming puno sa backyard ko, no, dito sa Canada. Pero sa Pilipinas, gusto ko maraming puno, siyempre. 'Di ba? Dito kasi sa Canada makakainis, ano? Matrabaho talaga 'yan. Matrabaho. Yan. So may mga kakilala na rin kasi ako na bumili ng bahay tapos maraming puno. Sinasabi nila sa akin na trabaho. Matrabaho, so unti-unti pinuputol na rin nila. So ngayon nung naputol ko na yung puno ng ano natin, yan, yung puno ng sa harapan ng bahay natin, tsaka sa likuran natin. Ano na, no? Wala nating trabaho masyado. Kumbaga hindi na tayo namang problema sa mga dahong bumabagsak. Sa akin lang naman 'yun, mga kainag, sa akin lang naman 'yun. Doon sa mga gusto sa may mga maraming puno, ayan. Keep it. Wala nating problema diyan eh. Yan, nandito na tayo sa part source, mga kainag, sa no. Yan, tapos sa yung iba sa inyo, baka tinatanong nyo lagi bakit nagpa-park ako sa malayo. Yan, kasi mga kainags, no, pag nag-park kasi ako, gusto ko yung safe. Yung bang iniisip ko yung paano pag-aalis na ako. Yan. Siyempre minsan pagka-aalis na tayo, minsan mahirap umalis dahil maraming mga naka-park, di ba? So kung napapansin nyo, madalas ako mag-park doon sa maluwag, kahit na malayo, basta safe. Yan, hindi ako nakikipagsiksikan sa maraming mga nagpa-park, especially sa mga malalapit na lugar, mga kainags, ano, malapit na parking. Mahirap mag-park, tayo sa sakyan. Is it a Visa or a Master? Visa. Alright. Yan! So, nakabili na tayo, no? So, nakabili na tayo nito. Ano to, bali ang... Naka-sale to, mga kainags, ano? Maganda raw to eh, naka-sale to ng ano, bali ang binayad lang natin ay $41.98, no? Yan, tapos tayo na yung magpapalit nung front wheel ni Mahal na Reyna. Yung brake pad pala ng front wheel niya. So yan, no, brake pads, kung napapansin nyo, no. Tapos ang price niya ay ano pala, $44.08. Ayan, no, $44.08. So nandito naman tayo ngayon sa ano, no, Canadian Tire, mga kainags, ano. Bibili lang ako nung ano, 1/2 na size 90 na ano, no, para sa gulong ni Mahal na Reyna. Yung dito, oh. Yan, bibili tayo ng ganyan, yung pangtanggal ng mga bolt. Para ano, para madaling mapalitan yung brake pad. Yan, so tingnan natin kung meron pang ano naka-sale. Sana ano, no, may makita tayo yung mga ano, yung mga socket na panggulong na maraming size, pero sale, no, naka-sale. Yan. Kasi nung nakaraan, nagbasa ako ng flyers ng Canadian Tire. May nakita ko, bali 12 pieces na socket, no. Tapos ano, naka-sale siya. Bali $24. Sana meron pa. Sana meron pa, no. Ito pala yung nakita ko sa flyers na sinasabi ko kanina, yung $25, $24, ano, yan, ano, yan. I just wanna check that one out. Thank you. Yan, check natin, mga kainag, ano. $13 each. Yep. Yan, bali yung kinuha natin, ang regular price nun ay nasa $50. So, 50% off sa, kaya okay, good deal yun. Tapos pinakita ko rin sa inyo yung isang piraso lang na socket na ganun ay $13, mga kainags, ano. So, magdadagdag lang tayo ng another $13. So, maraming set na yung, maraming klase na ng socket yung makukuha natin. So, katulad yan, kikita nyo, napapansin nyo, di ba? O, ang isang presyo niyan ay nasa $14, yung nasa baba ay nasa $12, no? Yan, kaya yung nakuha natin, $24, okay na yun. Yun, nakuha na natin, ano? Nako po, nakuha na natin, mga kainag. Ang tagal kong tumitingin-tingin ng mga ganito sa mga Canadian Tire, kung saan-saan, sa Princess Auto. Pero ito, ngayon, nakita natin, mga kainag. Ayos. Hello. Chamba. Tapos ang malupit nito, nung binabayaran ko na siya, sabi nung cashier, hindi na raw siya naka-sale, $50 daw. Sabi ko, hindi, kasi nakalagay dun sa ano, $24, hindi nyo pa pinalitan yung ano, yung, di ba, nakita nyo naman, $24, kaya nga kinuha ko $24. Tapos sabi ko, yung tumulong sa akin na kasama nyo, puti siya, $24 nakita niya rin. Tapos tinanong ko pa nga sa kanya, sabi ko yung regular price kung magkano, sabi niya ay nasa $50 nga. So 50% discount. Kaya nga kinuha ko yan kasi naka-sale, sabi ko doon sa cashier, ano.
Sabi naman ng cashier, ah ganun ba? Sige, hindi pa namin siguro nakukuha yung ano, yung tag price na 50% off. Kaya since kasi naka-sale daw pala siya last week pa. Hindi lang nila nakuha yung ano, yung hindi lang nila napalitan yung regular price ano. Kaya sabi nila, sige total 7 days, wala pa naman 7 days. Bibigay na lang namin sa iyo kasi nagkamali kami. nagkamali raw sila. So ito pala nga yung araw na to hindi na naka-sale. Pero since na nakalimutan nila natanggalin yung sale, yung $24, binigay na lang nila sa akin ng $25. Yan. So at least, 'di ba? Hindi ko naman kukunin to kung hindi naka-sale, 'di ba? Ang bibiling ko lang sana yung ano, yung isang piraso, yung tigit $12, 'di ba? Oh, kaya kinuha ko na. So okay, ayos. So meron na tayong collection ano. So tara na. So alam niyo mga kainis ano, nalilibang talaga ako pag tumitingin-tingin ako diyan sa Canadian Tire, yan sa mga Walmart, sa Home Depot. Yan, nalilibang ako kahit na wala akong bibilhin. Sobrang nalilibang ako kahit tumitingin-tingin lang ako. Tapos diyan sa ano no, diyan sa yung mga bilihan ng mga pana, eh, mga ganun sa ano ba 'yun? Kalimutan ko na, bibili natin mga bala no pag nagsushooting tayo. Basta doon pupunta rin tayo ngayon doon. Dito tayo sa ano, Cabela's. Cabela's pala yung ibig kong sabihin. Titingin-tingin lang tayo dito kasi titingnan natin kung ano yung mga naka-sale. Pero hindi tayo bibili ano mga kainags ano, kasi wala sa budget natin yan at hindi tayo nakaplanong bumili ngayon. Isa pa yung ating shooting hobby na isa sa mga passion natin ay tapos na. Pang summer lang yun eh no. Titingin lang tayo ngayon. Siyempre masarap mag-shopping, masarap magtingin-tingin ng mga gusto natin bilhin. Gusto pa lang ano, gustong bilhin sa mga susunod na panahon. Sigurado marami ring mga naka-sale diyan, no? Mga bala na gusto natin bilhin pero hindi pa muna ngayon. Dito tayo sa pintuan na to. Yan. Alright. Wow. Ganda, oh. Yan, dito tayo, no? Malilibang tayo dito sa kakatingin lang. Maraming mga sale. Doon tayo sa may mga bala. Tingnan natin yung mga bala, mga baril. Oh, maraming tao ngayon, ah. Maraming taong mga namimili. Tumitingin ang mga sale. Ang tao, eh ano pa ngayon, sa Linggo, weekends. Maraming mga naka-day off. Tingin lang tayo dito. Sa mga baril. Yan, dito tayo. Doon tayo mga kinasina natin yung mga doon, ah. Mga bala, naku, mukhang mura yung mga bala. Ito. Luger. 50 caliber ammo. Ah, hindi yan. Ito. Magkano kaya ito? Ah, ano? $30, ano? Ayan ang mga bala rito, mga kainis, ano? Ayan ang mga nakasale. Ito, nakasale ito. Uy, $20, no? Ito, yan, oh. $20 lang ito. Ito yung mga hinahanap natin, eh, oh. 9mm, 115 grain, wow. Ayan, ito yung mga bala. Bala, no? 15 grain. Kaya lang ano, hindi natin priority ngayon yan na bumili, tingin-tingin lang tayo. Ayan yung mga baril, oh. Ayun, oh. Sarap tumingin-tingin at saka sarap sanang bumili. Ayan, oh. Yung tingin-tingin lang, mag-i-enjoy tayo, eh. Makita ko lang naman yung mga magpapasaya sa akin, mga kainags, ano, yung mga hilig natin. Masaya na ako dun kahit na hindi natin mabili. Basta makita ko lang, parang nasa-satisfy na ako. Yan, katulad ng mga ganyan-ganyan, mga panglagari pag sa mga survival, ano, no? Sa mga bukid, sa mga forest, no? Makita ko lang yung mga ganyan, masaya na ako kahit na hindi ko mabili. Yung mga ganyang bag, yan, no? Masaya na ako dyan, sobrang saya ko na. Ito, mga lagari, mga ano, no? Gun, mga rifle case, no? Yan, no? Rifle case. Masaya na ako dyan pag nakikita ko lang yung mga ganyan, yan. Pati mga ganyan, no? Ayan, no? Mga ganyan. Ito mga ano to, eh, no? Mga air gun. Magkano ba siya? $120. No? Mga air gun to, eh, no? Pellet din ang bala niyan. CO2. Ito yung mga bala ng ano. Bala ng mga air gun. Ayan. Ayan, masaya na ako dyan. No? Ito yung mga pana. Mga pana. Ayan, no? Ito yung mga pana nung araw. Ganyan, eh, no? Mababaw lang naman ang kaligayahan ko, eh.
Ito, matagal ko na rin pinapakita ito sa mga previous vlogs natin, ano? Ito, pag sa mga hunting, ganito yung mga ha-huntingin mo, no? Naku, lalaki nito, mga real life, ano to, no? Yung sukat nila, yung size nila. Ayan, no? Grabe. Kakatuwa, para tayo na sa wildlife, no? Ayan, no? Kita nyo naman, ano? Mga iba't ibang klaseng mga hayop, oh. Mga iba't ibang klaseng hayop, no? Pero yung nasa harapan nyo, hayop din yan. May hangin sa ulo. Ang bihira. Bihira. Baka makita tayo ng mga tao dito, tumatawa mag-isa. Pagkamalang may sira tayo sa ulo. Totoo naman eh. Yan. Ito. Bibili ako nito mga kainags. Ano? $15 lang siya. Presyo niya, $25. Yung regular price. No? Ano to kasi, ano? Lagay ng bala. Tapos sa... ano siya, bakal yung ginagamit tong araw, no, panahong gera, no. Yan, ito nyo. Wow. Talagang ano siya, no, yero. Karamihan kasi ngayon plastic na eh. Meron tayo plastic na, no. Pero to parang gusto ko magkaroon ng ganito. Collection na rin. Ayos, no. Ganda, no. Ayan, kuha tayo nito isa. Ah, naka-sale naman, eh, no. Sabi, hindi raw bibili, no. Pero naka-sale naman eh. Okay na, kuha tayo isa. $14, $15. Yan. So, hindi na sayang yung pagpunta natin, ano? Ilang oras na lang at lulubog na naman si Haring Araw, ano? Ang bilis, grabe. Ang bilis ng oras dito talaga sa Canada, ano? Yan, mamaya na tayo bumaba, mga kainags. Ano? Pahinga muna tayo. Medyo napagod ako sa pagdadrive. Yan. Para sa akin, malayo na yun eh, yung pinuntahan natin, yung Cabelas, ano. So by the way, mga kainags, ano, baka isipin nyo or sabihin nyo na si Inag, so nag-call sick sa trabaho niya. Tapos eh, gala ng gala. Mambihira naman, dapat nasa bahay ka lang, Inags, nagpapahinga ka kasi sabi mo call sick. Yan. So ano, mga kainags, ano, nag-call sick ako sa trabaho kasi gusto kong ipahinga yung katawan natin. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, kung napapansin nyo, meron tayong trangkaso, no? Hindi naman siya actually natuloy na trangkaso, pero parang nandoon na rin. Kumbaga, yung mga kasukasuhan ko, naramdaman ko masakit talaga, no? So hindi, sa ngayon, hindi na siya sobrang sakit, pero masakit pa rin, meron pa rin. Yan, tsaka kung napapansin nyo nga, yung pagsasalita ko parang ngungo. Yan. Kasi ang trabaho ko, mga kainags, dun sa mga hindi nakakaalam, physical, ano? Physical. Yan, kaya nag-decide na lang ako na wag pumasok ngayon, magpahinga na lang. Pero since hindi naman ganun kalala yung nararamdaman nating sakit sa katawan natin, eh sabi nga nila, wag nating i-spoiled yung katawan natin, wag nating hayaang laging nakahiga. Yan, kailangan din nating igala-gala yan. So kung lakad-lakad lang, pasyal-pasyal, kaya natin yan, mga kainags, ano? Kaya natin yan. Hindi naman ganun kalala yung nararamdaman natin. Pero kung papasok kasi tayo sa trabaho natin, sa trabaho kasi namin, buhat ka ng buhat, masyadong physical. So baka pag pumasok tayo, eh lalong lumala yung nararamdaman natin. Kaya sabi ko, pahinga ko na lang yung katawan ko ngayon sa pagbubuhat. Pero kung pasyal-pasyal, tingin-tingin lang, walang problema ron, mga kainags, ano? Walang problema ron. Kaya naman natin eh. Pero siyempre, kung hindi natin kaya, alam ko naman sa sarili ko kung hindi ko kaya, eh ihihiga ko na lang, ipapahinga ko na lang. Yan, di ba? So since kaya naman natin, at sabi nga eh, pag kaya mo naman, pasyal-pasyal ka, yan. Huwag naman masyado yung lakad ng lakad, syempre, no? Kaya madalas tayo nakaupo din, ganyan, no? Pahinga lang natin yung katawan natin sa trabaho nating mabibigat. So dito lang muna ako, at mamaya parang gusto kong pumunta ng Starbucks, no? Mag-coffee naman, kasi gusto kong tikman yung ano, yung kape macchiato, yan. Dati yung tawag, ano, macchiato ba? Macchiato o macchiato? Ah, basta ganun. Hindi kasi ako madalas pumunta ng ano, ng Starbucks, na kaya hindi ko masyado ano, alam eh. Pero yun, masarap yun eh. Gusto ko yung amoy nung macchiato. Yun, macchiato. Cafe macchiato. Yan. Sabi ko dati, pag bumibili ako ng macchiato eh, ng macchiato eh, can I get a macchiato? Macchiato. Macchiato ba? Macchiato o macchiato? Ewan ko, nalilito ako eh. Macchiato. Sabi kasi macchiato yata, macchiato. Anyway, alam naman yung ano yan eh. Alam naman ng mga nagtitinda doon yan, no? Bahala na sila kung ano isipin nila. Basta makuha ko yung kape na gusto kong inumin at makuha nila yung gusto kong orderin. Can I get a coffee macchiato? Yun. Macchiato. Yan. Or can I get a coffee macchiato? Yun. Hindi ako makatawa kasi parang pag tumatawa ako tsaka parang pag nababahing ako, sumasakit yung chan ko. Grabe sakit yun. Yung
alam niyo yung muscle natin sa tiyan, yun ang masakit, yung kasukasuhan nga, yung sa muscle masakit. Bibili tayo ng coffee macchiato. Yan. Can I buy coffee macchiato? Yan. Excuse me po. Oh, close? Yeah. Oh my god. Oh, okay. Thank you. No, of course. Lang ya. Sarado pala to. Sarado. Drive-thru lang ang meron. Bayan. Sayang. Hirap na hirap pa naman ako dun sa pag-pronounce nung coffee macchiato or coffee macchiato. Hirap na hirap pa naman ako sa pagbigkas na gano'n. Tapos, wala pala tayong mabibili. Ay, ayoko naman pumila ron sa drive-thru. Mahaba, mga kainag. Wag na. Dito lang tayo sa bahay mag-coffee. Tapos tipid pa. Minsan na nga lang mag-Starbucks eh. Pornada pa. Excuse me po! Sakit sa tiyan!